Galing daw sa West African Drug Syndicate ang 17 milyong pisong halaga ng cocaine na nabistong isinilid sa librong pambata. Tatlo ang arestado kabilang ang isang babaeng Pinay na inakala raw na diamante ang ipadadala sa kanya abroad. Balita hatid ni John Consulta. Agad pinalibutan ng mga operatiba ng NBI Special Action Unit ang target ng kanilang operasyon sa Pasay City. Nang buksan ang kanyang maleta, isa-isang sinuri ang laman nito. May mga nakitang children's book at nang kilatisin ang mga ito, tumambad sa NBI ang mahigit 3 kilong cocaine na nagkakahalaga ng 17 milyong piso na isinilid sa front at back cover ng librong pambata. Sa follow-up operation, nahuli ang dalawang iba pang mga handler ng sinasabing bagong discovering drug courier group. Ayon sa NBI, galing sa West African Drug Syndicate ang mga droga na maingat na ipinalaman sa mga libro para palabasing bahagi ito ng cover ng children's book. May connecting flight pa Thailand dapat bago tumulak papuntang Brazil ang suspect na si Maria Clara Bidico bago na-intercept ng NBI. Fortunately, na-offload. Nasa airport na yung tao, yung courier, at na-offload siya. Ibig sabihin, hindi siya nakasakay ng flight niya. Natin nakita mismo natin na talagang positive nga na yung mga alleged cocaine ay nakaipit dun sa mga children's book. Ayon sa suspect, ang sabi ng kanyang recruiter na kanyang nakilala sa internet, mga diamante raw ang kanyang iahatid sa Thailand at Brazil. Nung una po, nagtanong ako sa kanila, syempre hindi man maiwasan po. Sabi niya hindi daw po, jewelry lang daw po talaga ang laman nung maleta. Kaya nag-uo ako, sige sabi ko magta-travel ako kasi wala naman pa akong trabaho eh. Pero base sa text message na na-recover ng NBI, lumalabas na inoferan pa ang Pilipinang courier na taga Cebu na lumunok ng droga mula Brazil papunta sa iba pang bansa sa Asia kapalit ng 150,000 pesos. Inaalam na ng NBI ang iba pang mga bumiyahing courier na miyembro ng sindikato. Huwag po kayong basta kagagad sa advertisement sa Facebook na nag-recruit ng mga kababayan natin na magdadala ng mga jewelries from abroad papunta sa Pilipinas, malamang po hindi po totoo yun. Kasi ang modus niyan, ito na, bisto na natin. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa kanilang mga foreign counterparts para ma-track down ang iba pa mga kasabat ng mga na-arestong suspect. John Consulta, GMA News.